Barangay Kagawad at kasama nito, huli ng mga otoridad na lumabag sa election gun ban sa isang surprise checkpoint kagabi sa Cotabato City. May report si Ferdinand Cabrera. Nakatakda ng sampahan ngayong hapon ang kasong paglabag sa election gun ban at illegal possession of firearms ang isang barangay Kagawad at kasama nito matapos matsyempohan ng mga tropa ng Joint Task Force Cotabato at City Police sa surprise checkpoint kagabi. Ayon kay Police Major Rustum Pastelero, hepe ng Station 1 Cotabato City, walang mga kaukulang papeles at mas lalong walang gun ban exemption ang mga nakuhang R4 M16 rifle at Glock .357 pistol kasama na ang mga bala nito sa posisyon ni Rosa Reyes 5 Barangay Kagawad Abdul Muiz Maulana at kasama nito ang si Kamsa Tatak na mga residente ng Rosa Reyes 5 Cotabato City. Nahuli ang dalawa sa checkpoint sa area ng Sinsuat Avenue sa harap ng Colite alas 9 kagabi habang sakay sila sa kanilang kulay gray pickup truck. Napansin daw kasi ng mga sundalo ng task force ang bat ng baril sa likod ng sasakyan kaya dito na nila inusisa at nakumpirma ang mga illegal na karga. During flag down sila, nakita yung baril sa likod ng driver. Mm-hmm. Oo, yun ang initial na violation kasi nga nakita agad in bare eyes. Upon verification, sir, kumusta yung mga papeles ng papel? Wala talagang record. Nag-file na ba kayo ng kaso ngayon, sir? Ngayon na ito file. Sa pagkuhan kasi, enforcement ng gun ban, that is a PNP operation, nagbibigay na kami ng assistance sa kanila. And maganda sa coordination between PNP and AFP. Wala tayong concern. Kasi maganda yung partner, yung chemistry ng dalawang services. Yun nga sabi namin, sir, we are always on the support sa Philippine National Police who is in the forefront of enforcing the law. Kalaboso ngayon ang dalawang suspect sa Police Station 1 ng Cotabato City Police habang kinakaharap ang mga kaukulang kasong isasampa. Hindi na nagpaunlak ng interview ang mga nahuli pero nasambit nila na pang self-defense lang ang mga nakumpiska mga baril. Mula sa Station 1 Cotabato City, Ferdinand Cabrera para sa Kutang Bato News.